showbiz fanatics, Miss Maine Mendoza o Yaya Dab muli na namang umaariba sa Itbulaga. Mukhang may magbabalik. At ang balita na yan ay pag-usapan natin. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin pag-usapan ang ating mga updates for today, ay hayaan niyo po munang pasalamatan ko po ang lahat ng mga true-blooded Aldab Nations na laging nakaantabay at sumusuporta sa ating channel, as well as kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. So dahil po dyan, ay narito ang ilan sa mga komentong napili po natin patungkol po dun sa ating pong last update kahapon kung saan itong si Bossing, kaya pala tinawatawagan agad si Alden Richards dahil dito. Sabi ni Ma'am Lydia Manalo, yun pala gagamitan lang si Tisoy kaya kukunin. Kung noon pa nila ginawa, di sana di na nag-boycott yung iba. Ano, panakibutas lang si Tisoy. Bravo, Itbulaga. Yan. So ito nga rin po yung aking pong opinion kahapon, di ba? Kung kailan nagigipit na sila at sobrang dami na pong dumarating na, talagang nararattle na sila eh. Dahil marami na po yung dumadating na kakompetensya nila. Ganun din na medyo bumababa nga ang rating nila, hindi nga sila napapasama sa top 10. Sabi ni Josie Ruiz, yes, dapat ibalik ang dating Dabar Cards. Alisin niyang mga OA na Maha at Miles, mga laos na talents ng GMA. Marami ang ayaw manood ng Itbulaga dahil sa Maha and Miles na yan. Pag nakita ko na si Maya, Maha and Miles, off ko na ang TV, sayang ang kuryente. Ayan. So ayaw nila talaga kay Maha and Miles. No, wala naman pong problema kay Miles tsaka kay Maha Salvador. Ang nagiging problema lang natin is para kasing mas na-over na po kasi yung kanilang inatawag na ang tawag dito, mas marami yung segment na napapanood natin sila kaysa kay Miss Maine. Kaya yun yung isang bagay na kinaiinisan ng lahat. Syempre, for seniority, dapat si Maine Mendoza, mas marami siyang segment na mapapanood siya, diba? Pero para kasing naaagaw eksena na, yun yung ayaw ni Miss Josie Ruiz. Sabi ni Andrea Orite, talaga naman ang baba ng rating nila, dapat matagal na silang natauhan na dapat ibalik ang Aldab kasi yun lang ang bubuhay ng Itbulaga. Thanks sa update. Hoping na makikita ko na ulit ang aking minamahal na mga idolo forever. Walang iwanan. Salamat and more power. Thank you, Miss Andrea Orite. At salamat din po sa inyong pagsuporta at panunood sa lahat ng ating mga updates. At hoping and prayer too na makita na natin sila together dito po sa Itbulaga at sa iba pang mga programa ng GMA. Katulad dati na napapanood natin sila, di ba? Tuwing Sunday napapanood nila natin sila, pero ngayon parang bibihira lang talaga na pinagsasama silang dalawa. Sabi naman ni Ms. Marcella Hernandez, alisin na natin sana ang bawal judgmental. Kasawa na halos wala nang silang matalakay na topic pa ulit-ulit na lang, saka ibalik yung mga dati nilang talent at host. Ayan. Tama si Ma'am Marcella, no? Pag po pinanood nyo yung bawal judgment, sobrang tagal na rin kasing umi-airin nung segment na yun na parang wala na silang maisip na pwedeng ipalit. Although may mga lesson po tayong nakukuha doon out of the experiences and life of those guests people na naroroon. Pero minsan kasi, di ba, tulad ng ulam, example natin, kapag adobo lagi ulam mo, na magsasawa ka din, di ba? Ganon din po sa segment na yun, parang nakakasawa na rin siya panoorin. Sana marinig ng Itbulaga. Araceli Maniri, Aldab is forever, love them both, God bless, walang laman, loob sa buhay ng idol namin, si ni Maine Mendoza, Aldab lang malakas, wala ng iba. Yan naman ang sabi ni Ma'am Araceli Maniri. Isa sa mga talagang supporters ng Aldab Nation. Salamat po ma'am for your love and support and for your untiring love na pinapakita po sa dalawang ito. Sabi naman ni Miss Mila Baduria, pakiusap naman, alisin na yan sina Maha at Miles. Hindi naman sila nakatulong sa Itbulaga. Bagsak pa nga ang rating, OA naman sila. Palitan na yung bawal judgmental, paulit-ulit na lang yung topic. Pwedeng ibalik yung boom educational pa yun. Yung tama, diba? Marami naman po mga segment sila
na pwede nilang ibalik eh, na talagang pinapanood at tinatangkilik ng maraming tao. Sila lang talaga yung may ayaw na i-push. Ewan ko, parang naging comfort zone na nila yung ganong klase ng segment sa Eat Bulaga, which is kinasasawaan na ng marami. Salamat po sa inyong mga komento ha, in any violent reactions or any feedbacks or any recommendations. Salamat po at huwag niyo pong kalimutan mag-leave ng inyong mga comments sa comment section. So ngayon, pag-usapan po natin, ito pong isa sa mga kinaharap na shortcomings or problema na kinaharap ng Eat Bulaga. If you're gonna remember, meron na naman pong panibagong network na bubuksan itong si Willie Revillame and Mr. Villar, kung saan soon ipapakilala, kasi nabili na po nila yung prangkisa ng Luzon. Kaya naman, posible na magkakaroon na rin po ng programa na makakatapat ito pong itong Eat Bulaga, kanilang show ng lunch show, di ba? Every noon, yung noon time show, natatapatan po ng network. And I know and I believe na isa yan sa mga kakompetensya nila, yung Willie Revillame show, kung saan every noon time show napapanood. At alam ko na itatapat po yan sa show ng Showtime, ng Lunch Out Loud, Eat Bulaga, at yung kay Willie. Yan po yung magtatapat-tapat dyan. Kaya naman, ito pong management ng Eat Bulaga, as I've said, gumawa na po sila ng mga drastic moves nila. Kaya naman, 2 days ago, mapanood natin, binabalik po nila yung mga segment dati ng Aldab, kung saan si Yaya Dab, binabalik nila yung katauhan ni Miss Maine Mendoza noon na as Yaya Dab, diba dati nagda-dabsmash siya, kung saan siya nagsimula. At talagang pinanood ng maraming mga viewers po ng Eat Bulaga. At doon talagang sobrang pinag-usapan. At talagang bumida sila sa Twitter. Almost 41 million tweets ang inabot po nila. Now, which means 41 million people ang nanonood po sa kanila during that time. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung saan naroon ng mga Pilipino. Dati nga, diba, if you remember, time po ng Aldab Nations, parang papasara na ang Showtime dahil po doon sa pangyayari sa history na yon. At yun yung isang bagay na hinihit ngayon ng Eat Bulaga. Kaya naman pilit nila na ibinabalik yung nakaraan. Kung nakikita nyo po dyan sa photos na pinapakita ko ngayon, is inuulit-ulit po nila yung mga ginawa ni Maine dati, which is the Be The First po ito, Be The First segment, at nag-dub smash po siya ulit. Tapos talagang yung mga luma niyang mga video pinapanood ulit, at pinakita ni Maine na hindi pa rin siya nagbago kung gaano siya kagaling noon. Mas talagang galing pa rin, nandun pa rin talaga, hindi mo talaga matatawaran yung galing niya. Pero ang isa sa pinag-uusapan ngayon, bakit siya ibinabalik muli? Kasi nga, ito po yung ipantatapat nila dun sa mga rival network na paparating. Kasi alam nila na ito ang magpapatumba sa mga yan. Pero ang tanong, available ba si Alden Richards sa mga panahon na to? Yun po kasi yung katanungan eh. Lalo na't ngayon, nag-end na po yung season 2 ng hashtag Maine Goals. So mas marami na pong panahon si Maine para po sa Eat Bulaga, at talagang ipapriority niya yung kanyang trabaho dito. So the question is, si Alden Richards po ba ay may puwang pa? Or si Alden Richards, kung ibabalik si Yaya Dab, ibabalik din ba si Alden Richards? Yan po yung aabangan natin sa mga susunod nating video. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.